Hi, today we're making bat choy. So I think bat choy comes from Iloilo. This is a kind of soup na paborito ng mga Pilipino. Mga ingredients natin for our bat choy ay... This is half a cup ng lean pork cut into strips. This is half a cup ng pork liver. Half a cup ng pork heart. At half a cup ng pork kidney. So, itong ating heart, liver, at saka kidney ng pork, pinakuluan na natin, saka natin kinat into strips. We need 1.5 tablespoons lang finely minced garlic. This is 1/3 cup ng finely minced onions. 1 thumb size ng ginger slice. This is half a cup ng chopped spring onions. We need salt and pepper to taste. A little bit of patis. Cooking oil for saute. So, kailangan din natin yung stock na pinaglagaan ng ating pork liver at saka kidney. We need 2 Knorr chicken cubes and 1 to 2 bundles ng thin noodles like miswa. So, yan ang mga ingredients natin for our bat choy. So, for our procedure, we have here a pot na mainit na. Lalagyan natin siya ng kaunting oil. Susutuin natin dun sa ating mainit na oil yung ating ginger. So, isusutay lang natin ito hanggang medyo mag-brown siya. So, kapag medyo brown na yung ating ginger, i-add natin yung ating garlic. At isusutay natin hanggang maging fragrant siya or medyo brown ng konti. Next, i-add natin yung ating onion. Ipapawilt natin ng konti yung ating onion. Kapag ka-wilted na yung ating onion, i-add na natin yung ating sliced pork. So, medyo sautein natin hanggang mag-brown siya. Natin yung ating pork, i-add na natin yung ating liver. Yung heart. Saka yung pork kidney. Mix natin ulit. So, susutay muna natin to for about 2 minutes. Susutayin this for 2 minutes, i-add na natin yung ating stock. So, yung stock na sinasabi ko is yung pinagpakuluan natin ng liver, heart, at saka kidney. So, gagamitin natin yun o yung itatapon. We will use about 5 cups ng liquid dito. So, kung ang lumabas na natira dun sa inyong soup stock ay 2 cups, tagdagan nyo ng 3 cups pa ng water. Na rin natin i-add yung ating Knorr chicken cube. At dadagdagan na rin natin ng seasoning. So, kung anong gusto nyo, kung gusto nyo ng salt or kung gusto nyo naman patis, po pwede. So, I'm using patis. At magdadagdag din tayo ng a little bit ng pepper. So, we will bring this to a boil muna. At mamaya natin i-adjust yung taste niya kung kulang pa siya sa lasa. So, balikan natin na yung ating bat choy, ilalagay na natin yung ating miswa. So, kinatap natin yung miswa ng mas maikli. It's not actually miswa, but Japanese noodle, kasi wala akong makitang miswa. But if you can find miswa, yun ang gamitin ninyo. Basta thin, dapat ang gamitin ninyo na noodles para dito. Tikman natin ulit yung bat choy. I'm gonna add a little bit more ng patis. So, kung ayaw nyo ng patis, you may use salt lang. Dagdagan din natin ng pepper. So, itay lang natin na maluto yung noodles natin. Balikan natin to. So, kumukulo na yung ating batchoy at luto na yung ating noodles. So, pwede na natin itong patayin. Ngayon, kung gusto ninyo, pwede nyo siyang dagdagan ng sabaw. Kung gusto nyo nang masabaw yung inyong batchoy. Tapos, adjust nyo na lang yung lasa niya by adding a little bit of patis or salt or at saka yung pepper. So, patayin na natin yung apoy nito. So, we're serving our batchoy. So, nilagay natin sa isang bowl. And then, nisprinkle natin yung ating green onion sa ibabaw. So, tamang-tama ito kapag ganitong malamig ang panahon at umuulan, di ba? So, sana nagustuhan nyo itong ating video at sana i-try nyo itong ating recipe ngayon. So, maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod ulit.